So hello, kamusta mga kapatid? And again, nandito na naman si DJ May para sa isang panibagong vlog. At guys, gusto ko lang palang i-shoutout si Ate Jane Magsino because siya yung nag-update sa akin regarding dito. No? Kasi hindi natin maiwasan guys na medyo busy tayo. So kahit papano, hindi tayo masyado nagiging updated sa mga nangyayari sa YouTube. But guys, yun nga ano. So nakita nga natin guys dito sa YouTube creators na meron silang bagong upload 13 hours ago. So sabi dito, earlier access to the YouTube Partner Program. So dito guys, malalaman natin kung ano nga ba yung mga bagong opportunity na binigay ni YouTube sa mga bagong content creators, especially yung mga bagong requirements para kahit papano maging eligible kayo doon sa mga services na pwede nyong gamitin sa YouTube monetization. Okay? So simulan na natin to guys, no? So lakasan lang natin yung ano, yung lights. Okay? Ayan. So sige guys, play natin. Okay. With viewers and access monetization earlier. With these lower requirements, creators who are eligible and apply can promote their own products with YouTube Shopping. So sabi ni YouTube creators dito with lower eligibility is that parang binibigyan nila ng opportunity yung ibang content creators na maging accessible sa kanila itong pagpo-promote ng mga sarili nilang products, especially sa shopping. Okay, so ngayon guys, makikita natin kung ano nga ba yung mga requirements na yon para kahit papano is maging eligible sila sa mga ganitong klaseng service from YouTube, no? Gain access to fan funding features including super thanks, super chat, super stickers, and channel memberships. Ayan, so ibig sabihin guys, pagka example, na-reach mo itong sinasabi nilang pinababa na requirements, no? So kumbaga, may chance ka na para maging eligible ka sa membership, sa super thanks, no? So et cetera, kung ano pa yung mga pwedeng ibigay sa inyo ni YouTube once na ma-reach mo tong requirements niya dito na mas pinababa. Okay? And get access to YouTube creators. Okay, okay. To apply, you'll need 500 subscribers, 3 valid public uploads in the last 90 days, and either 3,000 valid public watch hours of Warhol videos in the past year, or 3 million valid public shorts views in the last 90 days. So guys, panigurado yung iba sa inyo magre-react, uy, naku DJ, pinababa na pala yung requirements para ma-monetize sa YouTube. So ayan, no, pinapakita na ng YouTube creators. So guys, katulad nga ng pinaliwanag natin kanina na hindi po ito sa revenue ad sharing. So ibig sabihin guys, pag na-reach nyo itong requirements na ito, is magkakaroon lang kayo ng access dun sa mga sinabi kanina. For example, yung doon sa product. Diba, product promotion, yung doon sa membership, yung doon sa super thanks, etc. Pero hindi sinabi na totally mamomonetize na kayo, pati doon sa ad revenue. So mamaya malalaman nyo yung ibig ko sabihin. Ano. So as of now guys, ito yung pinababang requirement ni YouTube para maging eligible kayo doon sa mga services na yon. Yung 500 subs, dapat meron ka ding tatlong valid public uploads in the last 90 days. No? So it's either 3,000 valid public watch hours for the past year or 3 million public shorts views. So ito yung kailangan nyo guys para maging eligible kayo dun sa mga services na yon, which is yung sa product, promoting, channel membership, super thanks, no? So ayan, ituloy natin yung video guys para malaman nyo yung ibig ko sabihin, no? So sa mga bago dyan guys, pwede nyo bisitahin yung YouTube studio nyo, tapos dun sa bandang earn sa baba sa kanan, makita nyo dun yung mga requirements na kailangan nyo para ma-reach nyo yan, certain goal nyo sa monetization. Okay, so dito pinapaliwanag ni YouTube creators kung ano ba talaga ang requirements, which is hindi naman talaga totally nagbago. So ganun pa din. Okay? Ito na guys. Subs. So yun yung ibig ko sabihin guys, kasi baka mamaya ma-misunderstood nyo na pinababa yung requirements. So magkakaroon na din tayo ng ano, ads revenue pagka na-reach natin yung mga pinababang requirements kanina, which is hindi po guys, no? So kinaklaro natin as of now guys na yung requirements na pinakita kanina, yung mas pinababa is para magkaroon lang kayo ng access dun sa membership, super thanks, no? Etc. At saka yung sabihin natin yung sa product.
no? Kung sakali man na may binibenta kayong products, pwede nyong gamitin si YouTube as a platform. Okay, pero guys, dito sa pinakang main requirements, hindi pa rin siya nababago. So, ganun pa rin para kahit papano magkaroon kayo ng sabihin natin revenue sharing or kita sa ads, no? So, ganun pa rin ang requirements, guys. 1,000 subscribers or it's either 4,000 valid public watch hours or 10 million public shorts views, no? So, hindi nyo kailangan ma-reach yung dalawa. It's either 4,000 watch hours lang or 10 million public shorts views in the last 90 days. So, sa watch hours naman, in the last 365 days. Okay, so baka kasi katulad ng sinabi ko, nililinaw lang natin, guys, mas maganda na yung malinaw, no? Baka mamaya kasi akala nyo nagpapakalat si DJ ng maling information, which is ayun nga, na-realize din natin na magkaiba yung criteria at magkaiba din yung mga eligible services na binibigay ni YouTube, depende doon sa requirements na marireach mo. Pero kung sakali man, guys, nasabihin natin, na-reach mo yon yung pinakang mababa na requirement. So habang tumataas naman yung sabihin natin yung analytics mo, like subscribers, watch hours, so panigurado makakapag-apply ka na rin dito sa monetization for the ad revenue. Okay, so tuloy natin, guys. For more info on the eligibility requirements and benefits of the YouTube Partner Program, check out the links in the description. Ayan, so tapos na pala, guys. So ayun, guys, no, to make this vlog short, so katulad ng sinabi natin, bibigyan natin siya ng conclusion na ganun pa din ang requirement ni YouTube, guys, as of now. So hindi pa rin siya nabago para kahit papaano magkaroon ka ng tinatawag na ad revenue o pwede kang kumita through ads. Okay, so ganun pa rin. 1,000 subscribers and 4,000 watch hours within 365 days or 10 million public shorts views in the last 90 days. So dapat naka-activate din yung two-step verification mo and dapat wala kang active community guideline strikes. So yung mga requirements na pinakita natin kanina, like yung 500 subscribers and 3 valid public uploads or 3,000 watch hours, no? So yung mga pinakita natin kanina na pinababang requirements is para kahit papaano maging eligible lang kayo doon sa product promotion, channel membership, and super thanks, no, etc., super stickers or what. So yun siya, guys. Okay, so guys, ulitin natin, hindi po nabago ang requirements. So nagbigay lang si YouTube ng mas madaming opportunity na mas pinadali niya para sa mga kaibigan natin para mas maaga niyong ma-access yung features niya na yun, like membership, diba? Product promotion, super thanks. No? So alam ko pa ulit-ulit, guys, para kahit papano is magets nyo yung ibig natin sabihin, okay? Kung sa tingin nyo, guys, marami kayo natutunan sa vlog na to, so pwede nyo naman panoorin itong video na to para kahit papano mas malinaw sa inyo. Pero syempre tayo, mas pinapaliwanag lang natin na maayos kasi baka mamaya ma-misunderstood nyo yung ibig sabihin ni YouTube creators dito. Baka kasi akala nyo mas pinadali talaga yung requirements, which is hindi. Ganun pa rin, guys, para kahit papano maliwanag sa inyo, no? So hindi na bago, 1,000 subs and 4,000 watch hours pa rin or 10 million public shorts views in the last 90 days. So yun naman, guys, maraming salamat.